guys! Hello Techies! Welcome to my YouTube channel! Ngayon, mag-unbox na naman tayo at mag-review ng bagong smartphone. Pero hindi na siya bago sa akin na brand kasi nakaka-unbox na ako ng ganitong brand. So this time, Techies, mag-unbox tayo ng pinakamulang smartphone na release ni Redmi. And ito ay Redmi 8A. Ito yung box ng Redmi 8A, Techies. And I'm so excited to unbox this one kasi meron itong 5,000 mAh battery capacity. And USB Type-C na siya, Techies. Bihira ka lang makakakita ng murang smartphone na USB Type-C na tsaka malaki yung battery. And another thing is, malaki-laki din naman ng konti yung storage niya kasi may siya 32GB. So guys, without talking too much, let's start. Ayan, Techies, buksan na natin ang Redmi 8A. Meron tayong mini box. And inside of the mini box, Techies, meron siyang laman na pin-ejector, quick guide, and warranty. So sa main box ni Techies, meron tayong USB Type-C cable at meron tayong wall adapter. So wala din siyang earphones, yun lang. At wala din siyang free casing. So yun lang yung laman ng box niya, Techies. So let's go directly sa unit. Ayan, so yung pinili kong color is ocean blue. Meron siyang other colors din. Meron siyang midnight black and sunset red. Tingnan na natin ang unit. Ito yung likod niya, Techies. And as you can see, textured yung likod niya. Meron siyang line sa gitna where naka-align din yung camera at yung LED. And wala siyang fingerprint scanner. Yun lang. Pa-curve din yung corners niya. Maganda naman, in fairness. And here, sa gilid, nandito yung power button and volume rockers. Then, sa kabila naman is yung SIM card tray. So, tingnan natin. In fairness, Techies, pwede mo lagyan ng dalawang SIM card at isang SD card. So, maganda din. So, yan, ibalik natin. Then, sa upper part niya, Techies, may microphone. Then, sa lower part, may speaker. USB Type-C port. And, may siyang microphone and jack. Okay, so sa harap niya, Techies, tingnan natin at buksan na natin para makita natin yung kanyang display. Since, IPS LCD display siya. So, as we open, ayan, makikita mong, wow. In fairness, maganda naman yung display niya. Meron pa siyang chin. Makikita mo rin meron siyang notch design or water drop design. And, ayan. Yung icons niya, Techies, hindi ako masyadong na-impressed. Para siyang cartoon pa rin para sa akin. Hindi siya ganun ka-HD or something like that. So, ayan. So, tingnan natin yung whole performance nito, lalo na yung specification niya. Dito na nga siya, Techies. Ayan. So, kung titingnan mo sa kamay ko, sakto lang yung grip niya, no? Sakto lang naman siya. Okay, ang design niya para sa akin, kailangan mo nga lang siguro to talagang lagyan ng protector at saka casing. And ayan, sa screen niya, Techies, malaki. Mayroon itong 6.2 inches screen display. Ang nakagandaan din dito, Techies, is Corning Gorilla Glass 5 na yung screen niya. Mayroon itong 720 by 1520 pixels. And yung thickness niya, Techies, is 9.4mm and 188 grams. Ayun. So, medyo may kabigatan din. Ayan, so sa kanya namang OS, another feature, Techies, it is already powered by Qualcomm Snapdragon 439. So, magkapareho lang sila sa Vivo Y11. And ano itong 2GB RAM and 32GB internal storage. 5,000 mAh battery capacity. So, ayan, makikita nyo dyan, tinest ko yung battery niya, Techies. The charging, Techies, from 40%, nag-increase siya to 84% after 1 hour of charging. So, kung makikita mo sa charging niya, Techies, may kakunting kabilisan na lang yung charging niya. In fairness, 5,000 mAh battery. Usually, kasi kapag ganun kalaki yung battery, matagal talaga mag-charge. Pero at least ito, may kaunting kabilisan naman siyang mag-charge. Now, sa kanya namang draining, Techies, makikita niya dyan, from 45% na kanyang battery, drained namin siya using Mobile Legend for 30 minutes and nag-decrease siya to 40%. So, hindi siya ganun kabilis kumuha ng battery. So, I think yun yung maganda sa malaki yung capacity. Ayun. So, 5% na yung nakuha for 30 minutes. Nasa heating naman, Techies, makikita rin dyan, from 32 degrees Celsius is uminit siya to 34 degrees. So, hindi din siya ganun kabilis uminit for 30 minutes. Para sa akin, okay yung battery niya, okay yung performance niya. Napunta naman tayo sa camera. Diba alam naman natin kapag Redmi, maganda din yung camera. As you remember sa Redmi Note 7 ko. So, here, tingnan natin kung maganda din ba yung kanilang entry level. Sa front niya, Techies, meron itong 8MP. Sa likod, meron siya 12MP. And ayan, makikita niyo sa front niya, Techies, in fairness naman, sa price niya naman din, is malinaw-linaw naman yung kuha niya. And in fairness, hindi naman delay. Maganda din yung blur effect niya.
At saka, meron nga siyang tinatawag natin na subtle beauty effect, no? So, hindi ka matatakot kung marami ka. Kung marami kang sumpa sa mukha mo kasi may automatic na siyang beauty effect na hindi naman ma-obvious ang lahat. Ayan. So, maganda yung front cam niya. Matitest din natin yan sa video quality later. Papakita ko sa inyo dyan. Hi guys! Ito yung front camera ni Redmi 8A. And ayan, malinaw siya. Natural light lang po tayo pero malinaw na malinaw siya, techies. Ayan. So, kung lalabas tayo kasi nasa loob ako, ito yung quality niya kapag nasa labas tayo ng bahay. Ayan, so far yung video quality niya, techies, is malinaw din naman siya. At nagsasabi talaga siya ng totoo. As in, makikita talaga yung kung may pimples ka, makikita talaga. Hindi talaga pinifilter sa video yung kanyang quality, no? So, realistic lang. And sa rear cam, tinest din namin siya. Actually, maganda yung rear cam ni techies kasi malinaw at saka hindi naman siya ganun kasaturated, no? Sakto lang din yung kuha. And I think hindi ko lang nagustuhan sa kanya is yung low light niya kasi hindi talaga siya ganun kagandahan. Hindi talaga ganun ka-clear. At hindi ko mas na-appreciate yung portrait niya kasi nga isa lang yung rear cam niya. So, hindi din siya ganun kaganda sa blur at sa focus. Para sa akin, hindi naman tinipid ang camera. Maganda naman ang kuha. Pero hindi talaga ganun kaganda, no? I-compare natin yan sa kapareho niyang price ng ibang brand, diba? Anyway, nasa inyo pa rin yan. Now, tapos na tayong i-test yung camera ni techies. Now, let's go on directly sa kanilang gaming. Sa gaming techies, tinest namin siya sa Mobile Legend. Fairness, kaya niya yung mid-graphic kaso wala siyang high frame rate. Wala namang lags. Playable naman siya and maganda yung graphic quality, techies. So, approve sa akin sa Mobile Legend. Sa Call of Duty naman, techies, tinest namin siya. And playable din naman. At low setting lang yung kaya niya. And ayan, maganda din naman yung quality. So far, so good naman. Isa sa nagustuhan ko sa kanya while naglalaro ka, techies, is loud yung speaker niya. So, ma-enjoy mo talaga, not just the games, the sound effect. So, okay sa akin. And isa din sa nagustuhan ko sa gaming nito is, hindi nga siya madaling uminit. So, comfortable kang laruan siya. Now that we're done testing, now, punta naman tayo sa ating final verdict. Sa final verdict ko, kung sa design lang din naman, techies, so far, okay naman. Kasi, pinag-isipan din naman yung design niya. Hindi mo aakalain nga, mura lang siya. Ayan, textured siya. So, maganda din. And, Corning Gorilla Glass na siya, in fairness, sa kanyang price. Corning Gorilla Glass na. So, okay sa akin sa build and design niya. So, next to it is ang kanyang battery. Ayun, impressed kasi ako sa battery niya, techies. Kasi 5,000 mAh, matagal siyang malobat at hindi ka rin mamroblema sa charging. More or less 2 hours, mag-fully charge na siya. And note ha, malaki yung battery noon. So, hindi siya katulad ng iba na 5,000 mAh, pero ang tagal-tagal ma-fully charge. Now, pagdating naman sa camera, kasi nga, diba, mara naman akong na-review na katulad niyang price, pero napaka-poor yung quality ng camera. At least ito, techies, hindi naman tinipid yung camera niya. Yun nga lang, low light yun, kailangan mo lang talagang mag-picture na maayos para hindi ka makaka-experience ng blur or something na hindi masyadong magandang kuha. Ayan. So, para sa akin, techies, okay yung camera niya. Now, sa gaming. Sa gaming, techies, is na-impressed din ako. Since diba, Snapdragon 439 na siya. Impressive yung Mobile Legend performance ito sa gaming. Ayan, impressive all in all sa gaming niya. Pero hindi ko siya ma-advise sa heavy games, ha? And sa price niya, 5,590. Super sulit na ni Redmi 8A. So, pasok na pasok to sa mga naghahanap ng mga cheap smartphones at maganda yung specification. Okay na okay siya, techies. And ayan, available din to sa Lazada. Kung gusto niyo mag-order nito online, ibigay ko yung link below. Ayan, so, that's it, techies. So far, so good. Okay naman ang comment ko. So, share nyo rin yung comment nyo below. That's it. And by the way, I would like also to know kung anong smartphone na pwede natin i-review dito. Share nyo din yan sa comment section. So, shoutout sa iyo, Francis Erasmo! Ravine Rivera, hi! James Edward Apalet, hello! Julian Valenzuela, hi! Thank you so much, everyone, for watching this video. See you again, techies, till my next video. Bye!